edukasyon. Ayan. Sa mga katulad nating hindi abogado, pag-usapan natin ng legal na aspeto ng co-warrant petition laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. At kasama natin sa studio, Professor Rowena Daroy-Morales ng UP College of Law. Magandang umaga, welcome! Magandang umaga, Iga. Reunion again namin dalawa. Oo, naman. Okay, eto, attorney, sakaling dali muna sa pabura, no, ng mga maestranong co-warrant petition, pwede ba itong i-appela ni Chief Justice Sereno? Tinatawag doon, ipapareconsider niya. No? Okay. Ang tinatawag natin motion for reconsideration. Dahil may embank to eh, no? Opo. Oh, at saka hindi na, wala nang appeal na. Supreme Court na yan eh. Medyo nauntog na siya. Nasa dulo na siya. Pinakadulo. Yes po. Pero pwede ho siyang mag-motion for reconsideration. Kung saan bagay, please, baka gusto niyong pag-isipan uli at baka ito on, hindi ninyo nakita, itong lung, etc., etc. Mm-hmm. Yun yung tinatawag na motion for reconsideration. Pero isang beses lang yan pwedeng gawin. Ah, isang beses lang. Opo. Okay, yung ibang, siyempre, ang sinasabi, pag impeachable official through impeachment. So, pangamba ng ilan, baka magkaroon ba ng constitutional crisis dahil itong paraan na ito ay labas daw doon sa tinatakda ng konstitusyon? Sa palagay ko, wala naman. Okay. Wala naman. Wala naman constitutional crisis dyan. Ang ibig sabihin ng constitutional crisis ay magkakagulo na hindi alam kung, teka muna, ano nga ba talaga ang sinasabi ng konstitusyon? Ano na nga ba talaga ang ating susundan? Hindi na nga ba ito? Mm-hmm. Ang nangyayari kasi dito, although sinasabi ng ating konstitusyon na ang Chief Justice ay isa sa mga opisyal na pwedeng tanggalin lamang through impeachment, hindi mukhang yun lang ang pwede. Mm-hmm. Kasi ang co-warranto hindi nagtatanggal. Mm-hmm. Ang co-warranto, sinasabing hindi ka naman dapat nandyan in the first place. Okay. Kaya hindi ka i-impeach dahil hindi ka naman dapat nakaupo. Mm-hmm. Remember, impeachment pwedeng patanggalin kasi may nakaupo. Okay. So, magkaiba yun. Okay. Hindi siya tinatanggal through another way. Mm-hmm. So, wala. There's no constitutional crisis as a matter of fact. Ginagawa ni Kalida yung kanyang, ng Solicitor General para sa gobyerno, para sa Estado, nung sinabi niya na baka kulang kaya, medyo nahuhuli nga lang, medyo ilang taon na siyang SCCJ, di ba? Kulang kaya ta sa mga kwalifikasyon. Ba't di nyo agad nakita yan? Okay. So, medyo nakikita natin na hindi alang-alang sa talagang proseso nung sa co-warranto. Okay, okay. Paano kung ayaw po talagang bumaba ni Sereno? Kahit yung MR, hindi rin siya pinagbigyan. O, di may impeachment. Ganun doon lang naman yun. Oo po. Ito ko lang masabi lang pagbabalik trabaho ng Chief Justice Sereno. So, may kapangyarihan siyang tapusin yung kanyang leave kahit na yung mga majority po na maestrado ang nagbigay sa kanya ng forced leave na tinatawag. Ito nga, no? O yan. Para sa pagkakaintindi lang ng nating lahat, yes. Ano yung sabihin ng leave? Mm-hmm. Leave means permiso. Diba? Kaya nga may AWOL or AWOL or leave without absence without leave. Official leave. Absent ka without permiso. Yun ang ibig sabihin ng leave. So, ang leave of absence is nag-absent ka, hindi ka nagtrabaho, hindi ka pumasok. Okay. Pero humingi ka ng permiso. Mm-hmm. Kung humingi ka ng permiso at gusto mong bumalik, kung kanino ka humingi ng permiso, dapat sabihin mo, babalik na ako. Lalo na pat, indefinite. Kailan ba yung indefinite? Hanggang bukas, hanggang mamayang gabi, hanggang isang taon? Oo. While talagang meron siyang karapatan na mag-file ng leave dahil nga yung wellness leave, no, kung saan lahat ng mga justices may karapatang mag-wellness leave. Okay. Medyo na... Naurong na una sa scheduled na leave at nadagdagan. At siya ang nagsabi kung kailan. Mm-hmm. Medyo dun may problema kasi hanggang kailan, mm-hmm, hanggang kailan niya gusto. In the meantime, pilay. Kumbaga, well, hindi naman pilay kasi umaandar naman ang Korte Suprema kahit wala siya dahil may mga numero naman. May at meron naman. Namang acting, that's right. Mamaya po sa inyo, Makadorni, yung paano kaya, Professor, yung dapat na mag-preside siya bilang CJ, pero mag-i-inhibit siya dapat. Di ba? Kasi siya yung, yung kaso dun eh. Opo. Mag-preside siya, so siya yung... Open. Okay, sige. Bubukas. Magkikinig.
at makikinig siya. Okay. Ngunit hindi siya pwedeng sumama sa mga usapan. Mm-hmm. So alam niya kung ano nangyayari na siya ang pinag-uusapan. Mm-hmm. Alam niya kung ano nangyayari dun sa Korte Suprema na mm-hmm. kung saan nakikita niya yung mga taong alam niya na ayaw sa kanya, eh pinag-uusapan siya. It's just very, very uncomfortable. But it talks about a very brave woman. Bira mo, facing lahat itong mga... Ayaw sa kanya. Medyo, what's this? Ito naman, sa kabilang dako naman, kung hindi pagbigyan ko warrant to, makaka-function pa daw ba si Sereno bilang Chief Justice gayong itong mga kasama niya doon, eh yun nga yung gusto siyang mawala na dito sa Korte Suprema? Hanggat hindi siya natatanggal sa office niya by co-warrant to, hanggat hindi siya nako-convict by impeachment, Chief Justice pa rin siya. Mm-hmm. At kung siya nga ay bumalik na sa kanyang work, no? From her leave, Chief Justice siya. Mm-hmm. Kahit na ayaw siya ng buong yung institusyon, no? Sinuman, Chief Justice pa rin siya. Okay. Ngayon doon magkakagulo. Baka may sabihin siya, baka may mga ruling siya na lahat sila ay ayaw, makakakita tayo ng apektado chaos. Na yan. Hindi na, ang natatakot ako, baka mamaya yung nakita niyo ba yung mga footages noon ng mga parliament ng ibang bansa ay nagtatapunan na ng sapatos, nag-aaway na, wag naman sana. May isa pala akong naiwan tanong doon sa co-warranto. Sakaling simula pa lang makita ng maestrado na hindi siya dapat na Chief Justice, ano mo mangyayari sa mga batas na kung saan may major decision na si Chief Justice Reno? Eh, siya yung parang naging ano doon decisive ano vote. So, eh simula pala umpisa, hindi na siya Chief Justice. Maapektuhan ho ba yung mga batas Hindi na naman siya lang ang gumagawa ng desisyon. Dahil collegial nga yan, di ba? Kinukuha sa bilang yan. Di, nawala ng isang bilang. Titignan natin, baka hindi na umangat ng konti, baka papantay. Depende sa kaso na dinidesisyonan. May mga kaso na kailangan talaga 3/4 o majority. Pero sabihin talagang mawawalan ng saysay na yung mga boto niya na yun? Ay, hindi naman. Hindi rin? Hindi. Kung mawalan siya ng saysay, hindi mawawala ng saysay yung desisyon. Okay. Ganun lang yun. It will still stand. Good luck sa ating bansa. Mamaya po, abangan po yan sa GMA. Ang magiging desisyon natin sa Supreme Court sa co-warrant of petition laban kay Chief Justice Sereno. Maraming salamat, Professor Rowena Daroy-Morales ng UP College of Law. Maraming salamat.